Magandang buhay mga bata. Halina, samahan niyo ako na pag-aralan ang ating bagong aralin. Alamin natin ang tungkol sa epikong pinamagatang bantugan. Naranasan mo na bang mainggit sa iyong kapatid? Naisip mo bang masama ang mainggit sa ating kapwa, lalo na kung ito ay ating kapamilya? Ganito nagsimula ang kwento. Sa isang malayong kaharian na kung tawagin ay Bumbaran, namumuno si Haring Madali at ang kanyang bunsong kapatid na si Bantugan na isang magiting na mandirigma. Siya ay hinahangaan ng lahat. Kilala siya bilang bayani dahil maraming mga labanan ang kanyang napagtagumpayan. Ang mga tao sa buong kaharian ay minamahal siya, lalong-lalo na ang mga magagandang dalaga. Lumipas ang mga araw ay bigla na lamang naiinis ang hari tuwing naririnig niya ang mga tao na isinisigaw ang pangalang Bantugan. Pakiramdam niya ay nalamangan siya ng kanyang kapatid. Naiinggit si Haring Madali dahil ang gusto niya ay siya lang ang tinitingala sa Bumbaran. Isang araw ay nakaisip si Haring Madali ng paraan upang iwasan si Bantugan ng mga tao. Mayroon siyang kautusan sa kaharian. Ito ay bawal kausapin si Bantugan at hindi rin maaaring banggitin ng mga tao ang pangalan nito dahil ang kaparusahan ay bitay at kamatayan. Agad namang sinunod ng mga mamamayan ang batas ng hari. Dahil sa takot sa kanilang hari, ay iniwasan na ng lahat si Bantugan. Nalungkot ang nakababatang kapatid ni Haring Madali. Hindi niya natiis ang trato ng mga tao. Kaya nagpas siya na lamang ito na magpakalayo-layo. Umalis si Bantugan sa kanilang kaharian. Tuwang-tuwa ang hari noong malaman niya ang paglisan ng kapatid. Si Bantugan ay naglakbay sa napakalayong lugar hanggang sa siya ay nagkasakit at binawian ng buhay. Sa kabutiang palad ay nakita siya ni Prinsesa Datimbang. Nagtataka kung sino ang lalaking ito. Naawa siya rito. Mabuti na lamang, may isang loro ang lumitaw sa buban. Kinausap niya ang dalaga. Sinabi niya na ang binatang ito ay walang iba kundi si Bantugan. Isa itong prinsipe sa kaharian ng Bumbaran. Inutusan ni Prinsesa Datimbang ang loro na ito upang ibalita kay Haring Madali ang nangyari. Agad namang nakarating ang loro kay Haring Madali at sinabi ang malungkot na balita. Napagtanto ng hari kung gaano siya kalupit at nasaktan siya sa kanyang nabalitaan. Nakaramdam siya ng pagsisisi. Kaya agad siyang lumipad sa kalangitan upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan. Nakipaglaban siya sa bantay. Nabawi niya ang kaluluwa ni Bantugan. Agad niyang pinuntahan ni Haring Madali ang burol ni Bantugan. Umiiyak itong ibinalik ang kaluluwa. Sa isang iglap ay muling nabuhay si Bantugan.
Laking tuwa ang naramdaman ng magkapatid noong sila ay muling nagkita. Humingi ng kapatawaran ang hari at sinabing nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Dahil likas na may mabuting puso si Bantugan, ay agad naman niya itong pinatawad ang kapatid. Muling nagdiwang ang buong kaharian ng Pumbaran noong nakabalik si Bantugan. Bumilik na rin sa dati ang lahat. Pinapili siya ng hari kung sino ang nais niyang pakasanan. Hindi nagdalawang isip si Bantugan na gusto niyang makaisang dibdib ang nakilala niyang pinakamaganda sa lahat. Ito ay si Prinsesa Datimbang. Nagpakasal sila at namuhay ng masaya.